Hello, hello, shout out to everybody. So ito, re-reaction na natin to. Makinig kayo dahil this is very important, no? No? Kung ano ang magagawa nila from the very first 100 days of their service, no? So, pakinggan natin kung ano ang una nilang gagawin sa loob ng 100 days in service as a president kung sila ay manalo. No? Sige. Unahin natin si Manny Pacquiao. Okay, Manny. Senator Pacquiao, thank you for coming. Thank you for inviting me here. This is a great privilege for me. And be interviewed by you. Well, the same, Senator. I'm going to make it personal. Please, how would you convince me to vote for you? Oh, ito ha. Ang pinag-usapan dito, no, ang the very first 100 days. Kung ano ang magagawa nila. Yun ang topic dito ha. So pakinggan natin kung anong sinabi ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay sincere, totoong tao, totoong may malasakit sa bayan, totoong nagmamahal sa mga tao, naghihirap, totoong gagampanan ang problema sa susulbahin ng problema sa ating bansa. Hello. Oh, di ba? So, inaano ni Manny Pacquiao dito yung kung ano yung karakter niya, kung ano yung attitude niya. Hindi niya tinutumbok, hindi siya straight to the point kung ano ang magagawa niya. No, from the very first 100 days. No, ang sinabi lang niya, si Manny Pacquiao ay sincere, si Manny Pacquiao ay matulungin, si Manny Pacquiao ay totoong tao, 'di ba? Ganun naman eh, parang trapo. Ito naman si Leni, tubido. Matindi to. This is hashtag we decide the first 100 days of Leni Robredo. Thank you so much for coming to Rappler, Vice thank President. Thank you. So, you're one of, you have a lead to catch up to in these surveys. How important are the surveys? But, you know, I'm a voter. Convince me to vote for you. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung sagot. Ah, hindi niya alam kung anong sagot. Wala na. Lusaw. Luto. hindi ko alam yung sagot kasi, you know, yung starting point. Unprepared. Wala to. And ko was of a very different mindset. Even when I ran for Congress, the entire 3 years that I was there, I was so sure that that will be my first and only term ever. So alam mo yun, walang preparation for a bigger role. Walang preparation for a bigger role. So wala. Magiging reluctant tayo dito. Nganga tayo dito. Nganga. Kay Leni, lugaw. Ito naman ang ating the next president. Isko Moreno. Palakpak ka naman dyan. So, go ahead, Isko Moreno. Hello and welcome. I'm Maria Resta. This is hashtag we decide the first 100 days of Isko Moreno Tumagoso. Hello, Isko. Nice to see you here. Thank you. I'm honored and grateful to Rappler and to you to be here with you. No, thank you for taking the time. Thank you very much. You know, we've watched you. You know what we've gone through. How would you convince me to vote for you? Oh, certainty in rules, predictability, level playing field that Corporation A will have such privilege, the same thing with Corporation B and C. Hindi na siya yung parang may konti kang kiling na pinapaboran na kumpanya or tribo or geografiya. Yung pagkaganon kasi, So ito guys, no, paliwanag ko sa inyo. I-explain ko sa inyo, baka hindi nyo naintindihan kasi English kasi. So, ang pinopoint niya dito, yung about sa ating industry.
sa mga company, industries, ganun. So kung paano natin i-develop, i-improve para maging maganda yung mga industries natin at mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Yun. Straight to the point. Ganun yun. Pero si Manny Pacquiao, industry, boxing naman yung industry niya eh. Di ba? Sabi niya, what is industry? Boxing. ano ba yung industry? Industry is our source of income. So, kailangan yun na, kailangan natin i-process yun, no? By our resources or products. Yun ang industry. Kung ano magagawa natin products. No? So, galing. Magaling si Isko. Straight to the point. Okay, go ahead. Isko, continue. Maganda yung competition ng negosyo. And why am I after to that? Simply because growing up in a very challenging community, one of the key reason for us, no, yung matulak ka sa pader. Pag natutulak ang tao kasi sa pader dahil wala nang opportunity, the tendency is mamayrwisyo ng kapwa. And having and making jobs available, mas mahina ang oportunidad na tumaas ang krimen. Dito. So, parang lahat na dito ng mga problema sa bansa, inaano niya eh, tinutukan niya eh. So, ito yung gagawin niya from the very first 100 days in his service being a president. So, piniprevent niya yung criminality, no? Kriminalidad, no? So para ma-prevent yung crimen ng ating bansa, which is araw-araw may mga pinatay, may mga hold up, may mga rapist, may mga ano nangyari, no? Binibigyan niya ng trabaho ang mga mahihirap, which is yun, hindi na mahirapan tayo, no, mag-apply ng trabaho. So nandito na lahat kay Isko Moreno eh, no? Industries, jobs, mga authority, i-disiplina niya. Nako, maraming magagawa talaga. So, wala tayong masasabi dito kay Isko Moreno. The best leader talaga to. Kung ito ang manalo, magiging maganda ang Pilipinas natin. Totoo yun. 100%. Opportunity during the pandemic, we sustain a good level of